Okay guys, kumusta kayo? May bago na naman tayong upload ha. Yan yung Aubrey na kinanta ng Bread. Okay, so syempre naman, familiar tayong lahat dyan. At dahil dyan, syempre magpapasalamat tayo sa tropa natin na si Sir Richard Tornea. Kasi siya po yung nag-request ng kanta na yan. Dahil dyan, syempre, hindi lang siya matututo rito, di ba? So lahat ng mga tropa natin naka-subscribe dito at sa mga hindi pa naka-subscribe, okay? So syempre sa mga hindi pa naka-subscribe guys, pag nadaan kayo sa paring mic, pindutin nyo na rin yung subscribe, okay? Tapos yung notification bell para lagi kayong updated pag meron tayong mga bagong video. Syempre nagpapa-shoutout din yung mga tropa natin, si Sir Jason Hermosa. So kapatid natin yan, Sir Jason, maraming salamat. Sa MotoCheck, at syempre kay Sir Ray Santiago. Okay, so yun lang guys, at huwag natin patagalin yan, pag-aralan na kaya natin yan. Tara na, let's go! Okay, so guys, dalawa intro natin ha. Ang kukunin natin yung original, tapos yung inintro ko kanina, yung umpisang-umpisa, yung kinukuha natin dito. Okay, so mamaya explain ko yun kasi sariling kapa ko lang yun. Pero syempre, isi-share ko rin yun sa inyo kung gusto nyo, okay? So ngayon, kunin muna natin yung original na intro, okay? So forma natin sa G. Yan. Sa G natin syempre ganyan, di ba? So kukunin natin dito sa mga liit sa baba. Okay? Kalabitin natin yung 4, 3. Tapos 1 2 sabay, tapos 3. Okay? Okay? So letter G yan. Tapos B minor over F sharp, ang gagawin natin, so nakaporma tayo ng G. Paplot natin dito yan. 4-3 sa 4th fret. Okay? Ito, huwag na nating alisin. So nakaplot lang yun dito. So di ba naka-G tayo. Huwag na nating alisin to. Yan. So ididiin lang natin yung dalawa dito. Okay? Yan. Tapos, 4-3 sa 4th fret. Ganun pa rin ng kalabit. Tapos yung maliit, sundot natin sa fifth fret ng first string. Okay? Tapos 3. Kung ano yung kalabit natin dito sa G, ganun din ang kalabit natin sa B minor over F sharp. Okay? Okay? Tapos E minor over E minor 7. Okay? So ang gagawin natin, sa 2nd fret ng 4th string, tapos 3rd fret, number 1 at saka number 2. Tapos 3. Tandaan nyo ha, yung kalabit natin dito, ganun din ang kalabit natin dito. Okay. Tapos ito, usog lang natin to dito. Yan. Okay. Tapos, G minor 7 over D. Paano ba yon? So, angat natin to. Yan. Ganyan. Okay? Kung nakaganito tayo, bababa lang natin pa ganito. Yan. Ganun pa rin ang kalabit. Okay? Ulitin natin para makuha nyo, ha? Sog. Ito. Tapos letter C, ganun pa rin ang kalabit pero may iba lang yung bass, okay? C over B, sub lang natin to dito, sangat natin to. Okay? A minor 7. So pwede nating ibaba lang to dito o gusto niyo angat niyo lang. Okay? Tapos D11. So yung D11 natin, ganyan pa rin ang forma niya. Kalabitin nyo lang yung number 4. 3, sabay yung 1 and 2. Okay? Tapos 3 ulit. Okay, so pagsama-samahin muna natin guys, babagalan ko lang ha. Pwedeng angat lang. Okay.
tapos D11. Okay, so kung naka A minor 7 tayo, ang naiba lang, nauna yung bass ng A sa A minor 7. Pag D11 naman, syempre kasunod na yung number 4 na string, magiging D11. Pero ganun pa rin ang kalabit. Diba? So bibilisan natin ngayon, ha? Okay guys, may ginagamit ako isang intro ha. Tuturo ko rin sa inyo. Medyo malayo yung tunog niya. Pero minsan kasi ito yung ginagamit ko eh. Pinagtsatsagaan ko. Kung gusto niyo guys, pag-aralan niyo, share ko sa inyo. Okay? Sa forma niyo lang sa G, kalabit natin dyan 4-3. Pagsabay natin yung 1-2. Tapos balik natin sa 3. Okay? Tapos, lagay natin itong hindi liit sa 10 fret. First string, intuturo 9 fret. Fifth string. Pagsabay niyo yan. Tapos 3, 2, 3. Okay? Ayan. Stop. Ulitin natin. Usog natin sa 9 fret. Ah, 7 fret. Toto. Ayan. Usog lang natin. Unahin natin kalapitin yan. Tapos number 3 open. Tapos ito. 8 fret per string. Tapos bagsak sa 7 to. Ganun. Okay? Pagsamahin muna natin tatlong chords. Tapos ilagay natin ito sa 3rd fret. Sabay natin number 4. Okay? Tapos 3, 2. Tapos angat natin to dito sa second string ng 3rd fret. Okay? Ah, ulit. Tapos forma natin ang C. Okay? Sabihin naman natin yung 5th string tsaka yung 1st string. Tapos 3, 2, 3. Tapos lagyan natin itong middle finger dito. Okay? Or ito na lang gamitin natin dito. Tapos slide. Okay. Sundot natin to dito sa second fret ng first string. Slide. Tapos sabay natin tong number 5 saka number 1 open. A minor 7 kasi yung kuha natin, di ba? Tapos D11. Kuha niyo ba guys? Okay, so ulitin natin guys ha. Umpisa natin from the top. Bagal na yun guys, baka di nyo ba makuha guys ha. Isa pa. First verse. O, siya yun lang naman guys kung trip nyo ako ninyo, okay? O, tara, punta na tayo sa first verse. Guys, di ba yung ginawa natin sa intro, yun ang unang pasada natin sa first verse, tapos may idadagdag lang tayong mga chords, okay? So, yun ang gagawin natin, bagalan natin para sureball yung kuha natin sa chords, okay? Okay, so first verse tayo, ha? Not so very ordinary girl, born in A minor 7. Kuha natin A minor 7 guys. Angat na lang natin to.
Yan, kasi hindi naman tamaan yung 4th string eh, okay? Tapos D11. But who's do? Okay, ulitin natin ha. And Lovry was her name. And not so very ordinary girl. Angat lang. Name. Miss Nandi. But who's to blame? Okay, so yung bass ng G ang kukunin natin. So, angat lang natin yung pwede na yan. G over F sharp, E minor, pero naka-stay po to dito. Open lang natin yung bass niya. Yan. For love. E flat over E minor. So, ilalagay na, itong palasing-singa natin, lalagay natin sa 6th fret ng 5th string, ha? Tapos, usog natin sa bass ng D. Tapos, C sharp over E minor naman, nalagyan natin sa 4th fret yan. So, usog-usog lang siya. Okay, tapos C. For the hearts that never... Okay, for the hearts, letter C naman yon. For the hearts that never play in tune. So, ang kasunod na chords, ang tatawag ko na lang rito, G major 7 over B. Okay? So, yung palasinsingan sa 3rd fret ng 2nd string, then yung middle finger sa 2nd fret ng 1st string, yung hintuturo dito sa 2nd fret ng 5th string. Okay? Okay? Dito tayo sa siya. For the hearts that never played you. Okay? Like a lovely melody, A minor 7, yung kuha natin, yung ganyan lang. Okay? Like a lovely... G major 7 over B, yung kanina. Ganyan ang kasunod, ha? Like a lovely melody. Tapos C. Everyone can see. Okay, tapos ulitin natin A minor 7. Take away the words that rhyme. It doesn't mean a thing. Usig na lang dito, yung kuha natin kanina yung C sharp over E minor. Okay? Tapos D11. Tapos D7 sus. Ang gawin natin, pag naka D7 sus na tayo, sabay natin yung 1, 2, then yung number 4. Tapos, ganun. Tapos, gawin natin yung D7. Usog lang natin to dito. Tapos, sabay natin yung 1 and 2. Okay? Tapos, 3. Okay? Tapos, balik natin ulit sa G. So, kung naka D7, D11 tayo, no? Tapos, D7 sus. Okay, so sa second verse natin, guys, kung ano yung ginawa natin sa first verse, ganun din yung gagawin natin sa second verse. Sa second verse kasi may iba lang na chords papunta ng chorus. Okay? So, pasadano na natin yung second verse. Ha? Hello, we was dahan-dahan lang. We trip the light and dance together to the moon. But where was you? Okay, dahan-dahan lang para makuha natin. Pasok tayo ng A minor 7. Maybe I was absent or was listening too fast. Okay, catching. Catching all the words, but then the meaning going back. Okay, so nakuha na natin kanina yan. C sharp over E minor. Ang may iba naman, instead na D11, ang magiging chords natin papunta ng chorus, G major 7 over D. Yan. So, ang parang ganito siya. Open natin yung number 4. Tapos, press natin to dito sa palasinsingan sa 4th fret ng 3rd string.
second string, tapos third fret. Yan. So diyan tayo maglalaro. 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3. Okay, papunta ng chorus. 4 3 2 4 3 2 4 3. Okay? Ganun ang kuha natin. Tapos B7 over E flat. Kasi ganito ang B7, di ba? So sa chorus na natin, angat lang natin 'to. Yan. So ang kuha natin hintuturo dito sa first fret ng fourth string. Itong middle, palasingsingan, second fret ng third string. Open ng number 2, tapos yung maliit lagyan natin sa second fret ng first string. Okay? Siyempre, ang una nating kalibitin, yung number 4 na string. Okay? Okay? 4, 3, tapos sabay yung 1, 2. Okay? Okay? Tapos, usog natin dito, E minor na lang ang kuha ko dito. So, kung nakaganyan tayo, angat natin to, ganyan. Ganun pa rin kalabit. Okay? Pero, susundutan natin ang bass ng E minor sa taas. Ganito. Okay? Okay? So, ulitin muna natin dito. But God, I missed you. Tapos, usog, ito to, malalagay natin dito sa third fret naman ng fourth string. Angat naman natin to. Okay? Susundot naman natin tong middle dito sa bass ng letter G. Okay? Okay? Ulitin natin dito. Bass. Tapos to dito. Sundot bass. Okay. Tapos balik natin to dito. Yung kanina. This time, ito namang bass ng G ang isusundot natin dito. Pag naka E minor. Okay. Tapos ito. Usog natin dito sa first fret. Yan. Stay put lang to dito. Okay? Susundot din natin tong bass ng letter G. So, medyo mahirap ba guys? Kayang-kaya natin abutin yan. Okay? So, ulitin natin dito para mabuo natin. Tsaka para hindi tayo mawala sa tunog. Okay? God, I miss the girl. Ito ah. Sundot. Dito. Tapos intro. Okay? So kung gusto nyong intro ay yung parang merong kuha dito, pwede rin. O kung gusto niya naman, yung kuha lang natin dito. Yan. Okay, so ganun lang. Ganun lang kasimple siya. Mga pre, tirahin natin yung third verse ha. Bagalan lang natin para makuha nating lahat. Huwag tayo masyadong magmadali. Kasi, pag pinractice natin yan ng mabagal, mas makukuha natin yan ng mabilis. Okay? Nuggets nyo ba yun? Pag pinractice natin ng mabagal, mas makukuha natin yan ng madali. Yun ang ibig ko sabihin. Okay? So, third verse tayo ha. Thank you.
it from the web. See. And the reasons that would make her stay. Okay, A minor, 7. I have learned to live a life apart from all the rest. Okay, A minor 7 ulit. If I can't have the one I want, I'll do without the best. Okay, papuntang chorus, syempre yung chorus natin na G major 7 over D. 4-3-2, 4-3-2, 4-3, 3-2, 4-3-2, 4-3. So parang yun yung ano eh, no? Yung tunog para papunta ng chorus. So para hindi tayo, meron tayong konting idea. 4-3-2, 4-3-2, 4-3. Okay, so chorus na tayo rin ha. Balik tayo sa B7 over E-flat. Okay? Yan. Yung kanina natin guys, yan. Dito tayo sa 4-3-2 ulit. 4-3-2, 4-3-2, 4-3. Sundo dito. Balik dito. Tapos bass ng G. Bass ng E-flat. Usig natin dito. Bass ng G. Tapos G. So ganun lang yung fading niya. Kuha ba guys? Ulitin na nga natin yung chorus guys ha. Ulitin natin yung chorus para makuha nyo. Parang yung iba kasing tropa natin, parang nalilito pa eh. Ha? Gusto ko kasi, pag talaga sa totoo lang ha, pagka nagtututorial ako guys, gusto ko nakukuha nyo talaga. Para hindi naman sayang yung effort natin pare-parehas. Diba? Siyempre, nandito, nagkaksaya na tayo ng oras. So, napadaan na kayo sa akin. Kunin na natin, pagtsagaan natin. Okay? Ay, makulit si paring Mike eh, no? Kulit ko nagturo. Pero sige na, pasensya. Okay, chorus guys, chorus. Tapos dito. So yun lang yung fading niya guys ha. Sana nakuha nyo guys. Pag-aralan nyo. Nako, paggabi ang sarap dugdugin nito. Promise. Lalo na pag nasa bubong ka. Bubong talaga yun. No? Okay. So yun lang guys. Maraming salamat ha. Sana nakatulong sa inyo. At sa nag-request sa atin. Sa tropa natin na nag-request. Sir Richard Tornea. Maraming salamat guys. At sa susunod na araw eh. Siyempre meron na naman tayong i-upload na oldies but goodies na mga kanta. Para sa inyong lahat dyan, okay? So, salamat sa inyo at syempre sa mga tropa natin na nagsubscribe noong mga nakarang araw. Marami rin salamat sa inyo. Yun lang, bye-bye! May trabaho pa ako! Moshi, moshi.